Sumayin yung ating Panginoon. At sumayin. Ang ating Ebanghelyo para sa araw na ito ay hango sa Ebanghelyo ni San Juan, John chapter 6, verses 51 to 58. Glory to you, O Lord. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman." Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Amen. God is good. All the time. Amen. So, alam niyo po ang gospel natin ay yung tawag dito karugtong nung mga nakaraang linggo na puro patungkol sa katawan at dugo ni Jesus. Yung ating banal na Eucharistia. Kaya nga dito ay anim na linggo na talagang idinidiin ang ating Panginoon na dapat tayong maniwala sa banal na misa, sapagkat ito ang rurok, pinakamataas na ng ating pananampalataya bilang Kristiyano at bilang mga, lalong mga Katoliko. Malala ko yung isang kwento, mayroong isang hari daw. Ang hari noong unang mga panahon kasi, meron laging kasama, ang tawag sa kanya ay fool. Si Shakespeare nga, merong maraming movie na ganun, merong mga libro. The King and the Fool. Yung parang crazy with his stick. So yung fool ay laging may stick. Yan. Ang ginagawa ng fool na ito ay pinapatawa niya ang hari. Ang fool na ito ay lagi niyang parang ginagawa ng paraan para ang hari ay hindi maging seryoso. Kasi ang hari ay laging seryoso dahil sa dami ng mga problema ng kanyang kaharian, kailangan niya ng isang fool. So, minsan, ang hari na ito ay malapit ng mamatay. Sabi niya sa kanyang fool na kasama ay, "Magbibiyahe ako ng malayo, far distance from our country," sabi nga, "at hindi na ako babalik." So, sabi nung fool, sabi niya, "Ano ang preparasyong ginawa mo, mahal na hari? What preparation have you made sa pagbibiyahe mo?" Sabi niya, "Wala nga eh." Sabi niya. So, ang sabi ni ng fool, "Kunin mo itong stick ko." Dahil ang stick na ito ay magpapatunay na ikaw ang greatest fool. Yan, ikaw ang pinaka fool sa lahat kasi hindi ka nag-prepare. So ano ang leksyon na matutunan natin dito? Lahat tayo ay sabag dito manlalakbay dito sa lupa. Lahat tayo ay naglalakbay lang. Binigyan tayo ng Diyos na maglakbay. Gaya ng mga Israelita na galing sa Egypt, sila ay naglakbay ng 40 na taon, di ba? Sa disyerto. Sabi nila, paglalakbay nila yun ay kulang, hindi abutin ng 6 na buwan from Egypt to Promised Land. Pero bakit inabot sila ng 40 years sa disyerto? Bakit paikot-ikot sila doon na kung saan naranasan nila ang hirap ng buhay sa disyerto? Diba? Maraming mga ahas, yung weather condition doon ay malala, pag sobrang mainit, sobrang malamig. At maraming kalaban na gusto silang kapiin lagi, patayin, ganyan. So marami silang pinagdaanan na hirap. So ang dahilan ng Diyos ay para mabago yung kanilang karakter, yung kanilang pananaw sa buhay. Kasi dati, sa tagal nilang naging alipin sa Egypt, ay isip Egyptian na sila. Kaya ayaw ng Diyos na ganung
klaseng pag-iisip. Gusto nila, gusto niyang ihanda sila sa pagpasok nila sa Promised Land na handang-handa. Handang kanilang puso, handang kanilang isipan, ang kanilang buhay na ma-enjoy nila yung kung ano talaga ang nasa Promised Land. Kaya nga 40 years ang inabot nila. Ang nakakalungkot dito, yung first generation na umalis sa Egypt, hindi sila nakapasok sa Promised Land. Namatay sila lahat. Alam mo? Dalawa lang ang nakapasok doon. Isa na doon si Caleb ba yun? Yung kasama ni si Joshua. Yun, dalawa sila. Si Moses nga hindi nakapasok. So, dito natin makita na lahat tayo ay naglalakbay. Ikaw nasa Japan ngayon, pagdadaanan mo yan. Ako nasa Amerika, pagdadaanan ko ito. Lahat ng pupuntahan natin ay paglalakbay. Mula saan? Mula sa from the womb to the tomb. Sabi nga, mula sa sinapupunan ng ating ina hanggang doon sa tawag, puntod. So, ang pinaka-importante dito ay yung ano yung nasa pagitan ng womb sa katomb. Paano tayo nabuhay? Yung iba, mahabang buhay, di ba? Mahabang inabot para marating yung puntod, kamatayan. Yung iba siguro, 100 years. Yung nanay ko ngayon, 84 years old, malakas pa rin. Eh, sabi ko, mahaba-haba ang paglalakbay ng aking nanay. Yung iba ay gusto, mahaba pa. Pero si Jesus ay 33 years lang na naglakbay. Very short lang yung paglalakbay niya. So, ang tanong dito ay handa ba tayo sa ating paglalakbay? Pag dumating yung panahon na yung bang tayo ay mamamatay at tayo ay tatawagin na ni Lord, handa ba tayo na pumasok doon? Saan ba tayo papasok? Doon sa eternal kingdom. Kung sa mga Israelites ay Promised Land, tayo doon sa heaven, sa eternal kingdom. So, dito natin makikita na sa paglalakbay ng mga Israelita din, ay nagkaroon sila ng mga mana, yung mula sa langit, mga pagkain. Tawag dito ay pantawid gutom. Yan, pantawid gutom. Sa Ilocano, tawag doon yung, kalimutan ko na, pamudpud. Sa mga Ilocano kung kasama dyan. Pero sa Tagalog ay pantawid gutom. So yung mga Israelita, pantawid gutom yung mana galing sa langit na kailangan nila sa kanilang paglalakbay. So tayo rin, kailangan din natin ng pagkain sa ating paglalakbay. Food for our journey in this life. Sabi ko nga si Jesus ay naglakbay ng 33 years lang. Kaya lang, very impactful yung kanyang buhay. Naging makabuluhan kasi ang dami niyang binago. Short life lang pero ang daming nabago. Na ang pinakamahalaga pala sa ating paglalakbay dito sa lupa, hindi yung haba ng buhay. Hindi yung kung gaano katagal mabuhay, di ba? Kung minsan tinihiling pa natin, Lord, habaan mo pa yung buhay ko. Habaan mo pa yung buhay ng mga magulang ko, ganyan. So, dito pala hindi yung haba ang importante, yung how well did you live? Paano ka ba nabuhay between womb and tomb? Ngayon, tanong, ngayon ba ang buhay mo ba ay you're living well? Na anytime pag sinabi ni Lord, finish or not finish, pass your paper, handa ka na ba? Yan. Kaya nga, ang importante dito yung paglalakbay natin, usisain natin yung sarili natin. Nasa tama ba akong kategorya o ng aking paglalakbay? Nasa tama ba yung aking daan, dinadaanan? Ang pinakamahalaga sa buhay ay yung value na binibigay natin sa buhay na pinahiram ng Diyos. Yan. Paano mo inaalagaan yung buhay mo? Baka naman sinisira mo lang. Baka naman hindi mo inaalay para sa Diyos. Baka naman pansarili mo lamang iniisip mo. Kaya nga,
Ang tanong din ay, saan mo kinukuha yung pagkain ng iyong paglalakbay? Saan mo kinukuha? Saan mo hinuhugot? Yan. So, mahalaga na malaman natin ang mga ito kasi habang tayo naglalakbay, dapat magaan yung paglalakbay natin dito sa lupa. Hindi yung napakabigat. Hindi yung kinakalagkad mo yung buhay mo. Ganyan. Buhay mo ba sa Japan? Diyan sa ating mga kapatid, ikaw ba'y naglalakbay ng may kagaanan? So, importante po yung kinakain natin. Saan tayo kumukuha? Kaya nga yung mga mamamatay, di ba? Yung mga merong anointing of the sick ba yun? Yung mamamatay na, di ba? Pinapakain ng komunyon. Kaya nga ang Eucharistia, yung komunyon ay tawag doon, viaticum. Viaticum. Via means way. Viaticum is with you on the journey. Kasama mo ako sa iyong journey. Kasama mo ako sa iyong paglalakbay. Kung mamamatay ka na, kasama mo ako sa kahirapan na pinagdadaanan mo. Kaya nga merong anointing of the sick ng pare. Kasi you need someone, you need somebody, and that is God to help you on your last time sa buhay. So, pag tayo ay ipinanganak, dito nagsisimula ang ating buhay ng kamatayan. Ibig sabihin, you just started dying. Di ba? Umiigsi yung buhay natin. Sabi nila. So, it begins the journey to the tomb. Umiigsi. Life is, we don't know, shorter or longer. So, dito sa pupuntahan natin, tandaan natin sa heaven, it is a place of love, mercy, forgiveness. Love, mercy, forgiveness, dying to yourself, dying to ourselves. Kaya nga ang buhay natin dito sa lupa ay hinahanda tayo ng Diyos. Hanggat hindi ka marunong magmahal, ay kuminsan, humahaba yung buhay mo dahil kailangan baguhin ka pa. Kaya nga kuminsan, sabi nila, ba't ang tagal ng buhay niyan, haba ng buhay niyan? Kung saan, kailan masama, siya naman ang mahabang buhay. Kung sino yung mga mabait, siya ang buhay. Well, palagi ko, may katotohanan itong sinasabi dito na humahabang buhay natin hanggat hindi tayo nagiging mapagmahal, hanggat hindi tayo marunong maawa at magpatawad, talagang humahaba yung buhay natin hanggang marunong na tayo. At paghanda na tayo, yun, pwede na tayong tawagin ni Lord, doon ka na sa hinahanda kong lugar para sa iyo. So, the greatest death habang tayo nasa lupa ay yung makalimutan mo o you deny yourself. Yung hindi na importante yung hindi na mahalaga yung buhay mo na para sa iyo lang, kundi ang pinakamahalaga ay yung kung ano na yung kalooban ng Diyos, kung ano na yung kalooban ay yung magaganda para sa ibang tao. So, in our journey, every day is always a challenge. Pagising natin sa umaga, anong challenge mo ngayon? Challenge mo magpatawad, siguro. Challenge mo magmahal ng tama. Challenge mo gumawa ng mabuti. Kasi dapat gawin, ito yung hamon ng Diyos sa atin, dito sa journey natin, na ang Diyos laging umaasa na merong nababago sa buhay natin hanggang marating natin ang last breath natin dito sa lupa. So, habang tayo ay nabubuhay, marami sa atin gusto pang humabang buhay, kaya pinagdarasal natin, humaba pang buhay ko, Lord, sana. Hindi muna ako mamamatay. But, sometimes, hindi rin magandang dasal ito, kasi kung lalo na kung you are too much clinging, di ba na? Yung lagi mong iniisip na marami pa akong dapat makamtan, marami pa akong dapat yumaman pa ako, dapat marami pa akong mapasyalan, ganyan. So, nagiging clingy ka, nagiging tawag dito, nakakapit ka lagi sa mundo, kaya ayaw mo pang mamatay. Pero, ang sinasabi dito ay, only God knows when is the right time for us. Kaya, dapat nga araw-araw tayo ay naghahanda. Alam niyo pala yung mga nag-suffer bago mamatay.
Meron akong kaibigan pala ngayon eh, na kamamatay lang. Nag-suffer siya ng ilang taon, 3 taon yata na suffering. Nakahiga lagi, hindi makatayo. Talagang ang nag-alaga sa kanya yung kanyang mga anak, yung kanyang asawa. At hindi siya makapagsalita, hindi siya... Talagang yung nakita namin yung hirap niya. At binawian lang siya ng buhay nung nakaraang araw. Ay dito ay makita natin na ang pain pala ay talagang tatagal, lalo pag yung bang ayaw pang mamatay, ayaw pang ibigay, ayaw pang magtiwala sa Diyos, ayaw pang aminin na hindi mo na kaya. Pero pag sinabi mo na, Lord, ayaw ko na, kunin mo na ako, eh mabilis si Lord. Kukunin ka agad. Kaya siguro, pag ikaw may suffering na at hindi mo na kaya, Lord, hindi ko na kaya, yun, doon dumarating ang Diyos na, ah, sa wakas, kaya na niyang tanggapin na hanggang dito lang kanyang buhay. So sometimes suffering will help us also to show to the Lord na hindi tayo laging nagtitiwala, nakahawak sa daigdig. Malala ko yung kwento. sabi niya, sweetheart, pag namatay ako, sawahin mo yung kapitbahay natin na, sabi daw ng lalaki. Sabi niya, sinong kapitbahay? Si Nardo, sabi niya. Oh, si Nardo. Eh, kaaway mo yun eh. Ba't ko asawahin yun? Sabi niya, di ba, pag namatay ko at siya ang naasawa mo, eh, siyempre, magsasama ang loob mo, sasakit ang ulo mo sa kanya. Di sabihin mo, mas maganda lang ako'y mamatay na lang. O di, mas madali yung kamatayan, no? Kasi, ihilingin mo na mamatay ka. So, ibig sabihin ng asawa niya ay, gusto na rin niyang umigsi yung buhay ng kanyang asawang iiwan. Kaya asawahin na lang niya yung kapitbahay. So, ito yung ang matutunan natin dito ay sa ating paglalakbay, meron tayong pagkain. At ang pagkain na yan, ito yung ebanghelyo ngayon na sinasabi ni Lord. Ako ang pagkain nagbibigay buhay. Yan. Nagbibigay buhay. Ako ang pagkain. I am the bread, the living bread that gives life. So yung food for the soul natin, o mapapakain natin yung katawan natin, magiging malusog tayo, kakain tayo ng healthy. Yan. Kaya lang, pag hindi natin binakain yung spiritual natin, yung kaluluwa natin, eh magiging payat, magiging malnourished. Kaya nga, sabi ko nga sa gospel ngayon, kahit na ikaw ay magandang pangangatawan mo, malusog ka sa pangangatawan, pero yung spirito mo ay mahina, depressed ka pa rin, malungkot ka pa rin, parang may kulang pa rin. Kasi kailangan natin ang katawan at dugo ng Diyos. Kaya napaka-importante yung banal na misa. Kaya nga, dito pumapasok yung sa ating mga Katoliko, lalo na yung banal na Eucharistia. Now we need to receive always the body and blood of Christ. Yung tinapay at dugo ng ni Jesus ay dapat nating i-consume lagi. Kasi ito yung nagbibigay sa atin ng nourishment, spiritual nourishment. Kaya napaka-importante yung pagmimisa. Sabi ko nga, hindi yung nararamdaman ko ngayon pag ako'y nagsisimba, ibang-iba, siguro 10 years ago o 5 years ago. Habang tumatagal, naiintindihan ko gaano ka-importante ang pagsisimba. Dahil ang pagsisimba, pinapakain mo yung espiritu mo, lumalakas ka. Na kahit may problema ka, na kahit ikaw may pinagdadaanan sa buhay, malakas ka kasi alam mong kasama mo ang Diyos. So, yung komunyon, yung presensya ng Diyos ay napaka-importante sa atin kasi ito yung nagpapalalim sa ating relasyon sa ating Diyos. Life-giving relationship, sabi nga. Sa pa, sa banal na misa, tayo nakikiisa kay Jesus. Yan, nakikiisa tayo. We invite Jesus to come into our lives para tayo maging isa na lang.
At pag sabi ng mga ibang Protestant, mga kapatid natin, ang pagsisimba ng mga Katoliko ay symbolic lang. Simbolo lang. Pero hindi. Hindi lang symbolic kasi ito ay totoong katawan at dugo ni Jesus. Dahil kung maalala sa simbahan, pag dinaas na ng pari yung hostia at yung kalis, at sinabi niya, Lord, gawin mo ito, Banal Espiritu Santo, gawin mo itong katawan at dugo ni Jesus, ay talagang nagiging katawan at dugo ni Jesus by faith. At dito nangyayari yung tinatawag na transubstantiation. Nagiging nandun na si Jesus, at pag tinanggap natin, kasama na natin at nakikiisa sa atin. Kapatid, napakahalaga na makasama natin lagi, ma-consume natin lagi si Jesus, dahil tayo ay lalakas sa ating pananampalataya. Alam nyo, dati tinatanong ko rin hindi ko maintindihan yung lagi nilang sinasabi na the real presence of Jesus in the Holy Mass. Dati pag nagsisimba ako, wala lang yung bang parang movie. Pag hindi maganda yung sermon ng pare, hindi maganda yung simba ko. Yan. Pag hindi maganda yung pag-awit ng choir, hindi masaya, hindi maganda yung aking pagsisimba, hindi magandang. Para bang i-adjust mo na parang pag movie lang. Pero naunawaan ko na ang pagsisimba ay yung si Jesus kasi ang magiging nobyo mo, ikaw yung kanyang magiging bride. Ikaw ang bride, ako ang bride. Ang Diyos, si Jesus, ay nandun sa simbahan, naghihintay tuwing Linggo o tuwing Misa. Hinihintay ka niya na pag pumunta ka doon at tinanggap mo siya, kayo'y mag-asawa, you become one. And that's the time na pag na kayo naging isa, hindi ka na matatakot sa iyong paglalakbay dito sa lupa. Kaya nga, ang pagsisimba, hindi lang yung pupunta ka doon na kahit anong itsura mo. Diba? Hindi lang yung hindi lang yung para kang mag tennis lang o ano, hindi, paghahandaan mo, ihanda mo yung sarili mo, kasi ang Diyos mismo ang iyong magiging kadate, si Jesus. So siyempre kung makipag-date ka sa iyong girlfriend, sa iyong boyfriend, di ba mag-aayos ka, papaganda ka, magpapabango ka. Ganun din tayo, paghandaan yung external appearance natin, ihanda natin, at ganun din yung ating internal. Kaya nga, sabi ng simbahan, kailangan malinis ka pag pumasok kasi sa misa. Bumunta ka sa confession, ganyan. O, walang kang alam na mabigat na kasalanan para pagtanggap mo kay Jesus, handang-handa ka na tanggapin. Kaya excited ka lagi pag nagsisimba, hindi parating pa na yung misa, excited ka na. Hindi ako muna ako kakain. Kakain na lang ako, sasabay na lang ako sa pag nakita ko na yung aking Diyos, 'di ba? Ganun sa mag-girlfriend. Hindi muna ako kain para sabayan ko na lang siya sa date. Yan. Ganun din tayo. Napakasarap na maintindihan na ang banal na misa ay date between you and Jesus, between us and Jesus. At pag ganun ang panahon natin, nabibigyan natin ng importansya. Kasi ang simba, ang pagsisimba, dalawang parte yan. Liturgy of the Word at Liturgy of the Eucharist. Liturgy of the Word, ito yung naririnig natin kung ano ang sinasabi ng Diyos, yung pinapaalala niya sa atin. Kung paano tayo magmahal, paano tayo minahal ng Diyos, ano yung kanyang paggabay. Nagsasalita siya. Kaya pag hindi mo na late ka, doon ka na lang sa communion darating, sabi nga nila ng mga simba natin, huwag ka na lang magsimba kasi hindi kumpleto. Hindi mo narinig yung first part, Liturgy of the Word. Ang importante dapat buo. Bawal malate, bawal umalis ng maaga. Kaya nga, ang pagsisimba ay talagang binibigyan ng diin ng Diyos. Lalo nga yung pangapanahon na ito, kasi sabi nila, 72% ay hindi naniniwala sa ating mga Katoliko sa real presence ng Diyos, yung pagkabuhay ng Diyos sa banal na misa. Kapatid,
Ito ang paalala ng Diyos. Pag tayo nagsimba, tanggapin natin si Jesus bilang isang nobyo, bilang isang asawa, na pag tinanggap mo siya, the buong linggo mo ay malakas ka. Kasama mo siya. Hindi ka na manghihina dahil kasama mo ang Diyos. Kaya huwag mong ismolin yung pagsisimba. Dahil ang pagsisimba ay isang opportunity. Ako nga, pag nakapagsimba ko, ay nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi marami ang hindi nakapagsimba, hindi inibigyan ng importansya. Pero pag nakapagsimba tayo, ay thank you Lord. Binigyan mo ko ng opportunity na makapagsimba at makasama ka. It's a blessing, it's a grace of God pag ikaw ay nakakapagsimba. So, pag natatanggap natin si Jesus sa buhay natin, merong pag-asa. Di ba? Meron kang pag-asa. Hindi ka nawawalan ng pag-asa. Dumating man ang problema at pagsubok sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, hindi ka mawawalan ng pag-asa dahil kasama mo ang Diyos sa buhay mo. Kasama mo ang Diyos. So, kapatid, ito yung ang hamon ng Diyos sa atin. Ito yung paalala ng Diyos sa atin. Ng pagsisimba ay pagtanggap mismo sa katawan, dugo, kaluluwa at yung pagiging Diyos ni Jesus. Buhay siya. Kaya nga, wag nating pabayaan na hindi makapagsimba kahit sa isang linggo. Dahil Eucharist is a very is the food of our tawag dito yung ating journey dito sa lupa. Kaya kapatid, mga kapatid, sama-sama tayo na ipanalangin sa ating Diyos na nawa maging totoo tayo sa ating pagtanggap kay Jesus sa banal na misa. Maibigay natin yung nararapat sa ating mahal na Diyos. Dahil ito yung hamon niya, ito yung lagi niyang pinapalala sa atin para makamuhay tayo, makapaglakbay tayo na maayos at makarating doon sa pupuntahan natin, which is heaven, na handa na. Kaya nga pag sinasabi ko, see you in heaven, hindi ko ibig sabihin mamamatay na tayo, mamamatay ka na, mamamatay ako. Yung iba, ayaw nilang marinig yung see you in heaven. Pero see you in heaven is a challenge to each and every one of us. Baka naman, nandun kay sa heaven, nasa labas ako. Oh. So, ipagdasal nyo ako. So, pagdasal natin ang bawat isa. Kaya sinasabi ko, see you in heaven. Dahil gagawin kong lahat para makarating din doon. At sana magtulungan tayo na one day, tayo ay magsama-sama kasama ang Diyos. So mga kapatid, itong patuloy nating pagnilayan, ito ang pasalamatan natin sa ating Diyos na regalo niya sa atin, the Holy Eucharist is a gift from God. At nawa, tayo ay samahan ni Inay Maria sa ating paglalakbay.